What's up mga bro? Nidinig niyo ba yung pipe natin? Nagpalit na ako ng pipe ni Beat. Ano to? Replica Pro straight elbow na pipe. Napahis ko na rin yan. Pina-full weld ko, tapos pina-bend ko yung elbow niya kasi hindi siya perfectly aligned pag kikinabit mo. O parang nabe-bend siya. O, parang puwersado yung bracket niya, yung kabita ng ang pipe sa motor na pinais ko. At syempre naka-remap na rin to. Pinaremap ko to kay Marco. Napakita ko muna sa inyo yung process, yung mga pinagagawa natin dito kay Beat. Yan yung replica pro pipe natin, kinabit ko na kagabi yan kasi dumating na kagabi. Na-order ko yun sa Shopee, na medyo na-excite ako, kinabit ko na eh. So kasi marinig yung tunog. Yan, na-order ko sa Shopee ng ito yung box niya, ng 2,300. Meron din yan na ratlock, 2,800 yata, 2,900. Mas mahal siya, no? Pero ito na lang pinili ko, medyo mas mura. Black lang, para din mas bumagay kay Beat, black and white. Yan yung elbow niyan, dalawang klase yan, 2-piece kasi yan, canister tapos elbow. Yung pinili ko, yung straight na elbow, meron niya na standard din, nakapag-ganon sa ilalim. Mas malakas daw kasi dumulo yan, sabi ni Jason. Saan niya ako nagtanong kung anong magandang pipe sa Beat FI. At yung nirecommend niya, Replica Pro. Okay naman, maganda naman yung tunog, malutong. Ang kagandahan dito, pwede mong baklasin yung gulong sa likod na hindi binabaklas yung pipe kasi malaki yung space niya eh. Napansin niyo, ang laki. Ito pala yung stock pipe natin, tinanggal ko na. Yung measurements niya, sinukat ko na. Ito. Yan yung elbow, outside diameter ng stock 22.5mm. Yung Replica Pro, 24mm. So, maliit lang difference, kaya maganda pa rin ang back pressure niya. Natest ko na rin niya kagabi. Tinesting ko, pero dito lang, nag-ikot-ikot lang ako. Yung tip naman niya, inside diameter ng stock 12mm. Replica Pro, 26mm. Medyo malaki konti, kaya medyo mas malakas siya, syempre. Yung gasket na stock, ito extra ko lang to. Ito pa rin lalagay nyo. Meron yan doon. Yung kasing saksakan ng pipe doon, yung sutan sa makina. Meron yung butas eh. Nakahukay na ganun. Diyan mas isushoot. Kumbaga nakashoot tong ganun. Tapos saka may ilalagay yung pipe. Para ito yung palaman niya. Para maganda yung lapat. Tsaka walang singaw. Yan. So lalagay nyo yung original na or yung stock na gasket. Tapos yung dugsungan niya, yung pag sinaksak mo yung canister sa elbow, hindi ko na nilagyan ng gasket kasi hindi mo na singaw eh, tinesting ko na mga kagabi. Tapos yung spring, ilagay nyo na lang na maayos. Gamit kayo ng panghila, ito, pinanghila kong ganun ng spring. Medyo malayo yung banat na banat. Tapos yung bracket niya, isa lang. Ayan, kita niya. So, hindi na pwede yung stock na mga tornilyo, size 14 to. Kasi siya, hindi siya full thread. Okay lang, full thread. Ito yung ginamit ko, yung sa side mirror bolt na hang bolt. Meron pa ako eh. Ayan, sakto lang siya doon, full thread. Tapos maiksi lang. Ito, pinaputol lang ko lang ito, medyo mahaba ito eh. Kung sakali, hanap kayo ng ng saktong size. Hindi ko na rin binaklas kasi madali lang naman magkabit niyan. Alam niya naman yan. Apat na bolt lang. So, ito sa case ito, tatlong bolt lang. Ayan yung spring niya. Ayan, babanatin niya lang na ganun. Shoot niyo dito. Ano ito, walang singaw. Tinesting ko na nga. Mayroon may testing natin. Ito naman yung bracket niya. Ito makapal to. Kapal na itong bracket na to. Hindi siya basta-basta masisira. Kasi makapal. Sa 6mm yata ang kapal niyan. Tapos yun yung hang bolt na nilagay ko. Size 14. Yung pang side mirror. Yung ilalim yan wala. Siguro lagay ko na lang yung isa dyan para mas maganda ka tatingnan. Laki ng space ah. Laki ng space. Kanyang kalaki. Pwede mo talagang tanggalin yung gulong na hindi binabaklas yung pipe. Ayan yung emblem niya, maganda din. Oh. Titanium, no? Parang titanium yung style. Naka-rivet. It's black lang.
Ayan, laki na space. Na pwede mong tanggalin yung gulong talaga. Hindi binabaklas ang pipe. Yan, na-reset ko na yung ECU niyan. Tsaka TPS kagabi nung bago ko yan ano, pinandar. Pero papakita ko sa inyo yung process. Standard procedure ng Honda. Yeah, pakita na sa inyo yung standard procedure ng Honda. So, ginagawa to kada magpapalit ka ng pipe, inis ka ng throttle body. Pwede pag nagpalit ka ng air filter or ano, spark plug. Yeah, pwede mo reset para yung mga changes na ginawa mo, ma-re-read na ECU natin. No? So, tanggalin nyo yung cover ng battery tapos kunin nyo itong sa ano ito. Itong kulay pula na to. Ayan, dyan tayo mag-short. Ayan. Press nyo lang to, itong ilalim. Sila nyo pataas. Gamit lang kayo ng paper clip. Sa akin ito, parang ano to eh. Isang mga kable yung pangikot. Pwede rin naman yan. Pwede rin paper clip. So, i-short natin to. Ito may apat na wires to. Siguro alam nyo na to kung nag-reset kayo na ECU. Nabin nyo yung green tsaka brown. Suot natin dito. Yan, green tsaka brown wire. Doon yung susuot. Yan, ito. Yan, tapos pag naka-short na yon, ang una niyang gagawin, check nyo muna kung may error sa system. So, check fault code. So, start nyo lang yung ignition. Tapos itong check engine, yan. Pag na-steady lang yan, wala yung error. So, kaya, pero pag halimbawa, nagbi-blink-blink yan ng mga code. Makod kasi yung mga error niyan. So make sure na naayos nyo muna yung problema. Tapos para nyo ma-erase yung fault code. On yung ignition. Tapos after 5 seconds, bunot. Balik yung ano, yung sa socket. Yung nakatap. Tapos off yung ignition yun. Tapos pag ni-start mo, dapat na-steady na lang to. And so sa case natin, wala siyang fault code. So proceed tayo sa ano, sa pag-reset naman ng TPS. Mayroon makita. Dilim. Pero ito yung panggilid. Ito yung IoT sensor yata to. Ito. Ano ito? IoT sensor. So press nyo lang to. Ito. I-press nyo yan. Tapos mag-click yan. Maririn nyo mag-click. Tapos bubunutin nyo. Nakasaksak sa head to eh. Yan, ito. Yan, itong IoT sensor na to. Dalawa lang yan. So, short din tayo dyan. Lagyan natin itong paperclip. Itong pang short natin. Yan, pag nakalagay na yan, pwede tayo mag-reset ng TPS. TPS sensor. So, dapat parehas merong nakasaksak dyan. Yan, tsaka dito. Para ma-reset naman yung TPS, i-on natin yung ignition, tapos within 5 seconds, bubunutin natin yung sa IoT sensor, yung tinap natin, yung shinort natin. Tapos pag nabunot natin yun, magbi-blink yan na mabilis, rapid blink. So yun yung ibig sabihin na na successful yung reset natin ng TPS. Try natin. On ignition. Tapos within 5 seconds, bunot yung dito. Yan. Pansin nyo, nag-rapid blink. Sabihin nyo, successful yung TPS na reset natin. Off na natin yung ignition. Tapos balik na natin yung sensor doon. Saksak na ulit natin. Yan, nakabit ko na yung yung sensor. O, check natin. And that's steady lang. And good na. Yan, ngayon sa ECU naman, i-initialize natin or ECU reset para ma-read nyo yung nagbago. So, yung pare, nakasaksak pa rin dapat yon. Isa may battery na kable. DLC yata tawag doon, data link connector. Yan, nakatap pa rin ito. Sa green tsaka brown wire. So ang process naman sa ECU reset or ECU initialize, full throttle natin. Yan, isasagad mo yung throttle na ganyan, hawakan mo. I-on mo yung ignition,
tapos magbi-blink yan ng mabilis. So after 5 seconds or kapag nawala na yung blink na mabilis, saan bibitawan yung throttle. Tapos magbi-blink na yun na, ano, na mabagal. Yun yung confirmation na successful yung reset mo. Try natin. Full throttle. On ignition. Bi-blink yan na mabilis. Yung check engine. Yan, bi-blink. Hintay natin mawala yung blink. Or after 5 seconds. Yan, wala na. Bitawan mo na yung ano, throttle. Tapos magbi-blink na yun na mabagal. Confirmation na successful yung reset. Yan. Kanya. Okay na. Pwede mo na i-off. Tapos bunutin mo na yung ito. Yan, pinunot ko na. Yan, tapos okay na yan. And after nyo mag-reset ng ECU tsaka ng TPS, i-idle nyo yung motor ng mga 10 minutes. Gamitin natin itong audio ng Insta360 para maganda. Medyo marutong yung tunog, no? I-idle nyo lang yan 10 minutes. Tapos okay na yan. Pwede nyo na-start yan. O, pwede nyo gamitin. Huwag nyo i-re-rev ha. Pag naka-idle ng 10 minutes, yung 10 minutes na yan. Kaya nyo na siya naka-idle. Para mag-register sa ECU natin na yung nagbago. Nagkabi tayo ng pipe na bago eh. So mag-iba yung ano nyan. Mag-adjust yan yung ECU natin. Bagong hangin na sa exhaust. Kapit ko na pala itong front box. Yan. Na-reset na natin. Ayusin ko na. After 10 minutes, pwede nang bumbabombay niyan. Ano tulog-tulog do? Magkakas yung bola ko eh. Ano, okay na, replica pro natin. Okay na. Lutong ng tunog, bro. Testing ko na rin pala to nung nakaraan. Hanggang di nakuha 109, nag 110 pa nga eh. Hindi ko lang na video ano kasi ang dala ko noon yung ano, yung GoPro Hero 5. Kaso ano siya, lobat pala. Hindi ko na ako nakakuha noon. Tinesting ko. Naubas lang ako nun eh. Kasi bala ko sana itotono ko pa. O kahapon, o kanina yata, o kanina madaling araw pala. Tinry ko to, nakapinalit ako ng 8 grams. Ayun yung dumulo. Parang wala nang power dun sa ganung RPM range. So, binalik ko sa 10 grams yung ano, yung bola nito. Ayun yung ano, dumudulo ng paano, 9-1-10. Sa replica pro pipe. So okay na ako dito, 10 grams kasi ito yung dumudulo eh. Hindi na ako magagana ng bola. Maganda naman yung arangkada nito. Swabe lang, 10 grams. Ito kasi si Beat, no, itong mga nakaraan nilalabas ko to, parang 107 na lang yung top speed na nakukuha ko eh. Same set. So ngayon, same set pa rin, nagpalit lang ako ng ano, palit lang ako ng pipe. Yung stock pipe, pinalit ako nga itong replica pro yan. Pumapalo ng 109-110. Yung umikot lang din talaga ako para matesting ko to. Kasi nga yung palpak yung ano eh. Yung unang test ride ko dito. Lobot pala. Hindi ko na malayan. Lobot na pala charge. Yan nga pala. Ano ito ni Marco. Re-remap niya to. Itong on the beat natin.
Sinabihan niya ako nung nakaraan, eh bro, pag uwi ko dyan, remap natin beat mo. Ikaw, sige, ano? Nakag-pipe siguro ako para mas maganda. Kaya ako nag-pipe kasi ire-remap ni Margo to, si beat. Yung kay Kliko kasi niremap niya eh. So, yun yung ano, yung next na gagawin natin dito. Kasi nga natin kung may difference yung takbo pag na-remap. Baka na magbabago. Kung mas gaganda ba ako, kung mas consistent din niya makukuha yung mabibilis na speed, no? And yun yung goal natin, ay consistent na, no? Top speed, yung pare-pares lang na nakukuha. Nasa kapag mid lang yung hangin, ni sobrang headwind na extreme. Babadratin. Angat pa ba? Sa hangin, eh. Pangat pa, oh. 7 8. Pangat pa, oh. Ayan ang mangat. Nine. Ayan na, sagad na talaga yan. 9. Bibili na pala ako ng ano, ng cat food. Yan, umikot lang ako para matesting ko tong top speed nito. Babalikan ko kayo pagka na-remap na o pag pupunta na tayo kay Marco, pag re-remap na namin. Pakita ko sa inyo yung process ng pag re-remap. Yan, dito ulit tayo kay Margo, paparemap na natin si Beat. Na si Margo, bro. Hello, hula-hula, Forbes. Hula-hula, Forbes. Ah, si Daryl. Daryl, ano? Santarila. Dexter. Sir. Paremap natin si Beat. Kinapipaste ko na sa cellphone, kaya wala ng laptop. Yung dyno, na, no? Yung dyno, nasa panaginip lang. Sir, makikita mo dyan yung mapping, no? Dito, hindi mo naman hindi dito. Na. Sa current state ng app dito. Mm-hmm. I-upload na lang yung mapping dun sa, ano, nandun yung laptop tinago. Sa mismong ECU. Nalalabas ko yung laptop pag hilaya dyan. Yung ano, no? Mismong, yung fine adjustments, no? Oo. Pero pagkabisado mo kasi yung saan mo ginagalaw, kasi nahuhuli na. Parang yung unang click nandun. Oo, hindi naman, ano, no? Huli agad yun to, ano? Wala naman lang masyadong binagawa. Wala naman tayong binagawa. Mm-hmm. And kung ano na lang, for improvement or ano na lang. Oo, oh, minor, ano, tuning. Kasi magbabago pa rin yun, eh, dahil yung, ano, panahon, lahat yan. Mm-hmm. May effect yan. Mm-hmm. Ano yung factors naman? Mm-hmm. Ayun, no, pero pala ng remote. Hindi, okay na pala, no, high ignition. Oo, oh, naka-on. Na nakasaksak sa DLC. Sa DLC. Okay, tapos naka-Bluetooth sa phone. Supo. Nang papatay ng sosya. Loading na lang. Erasing flash tapos na may writing, no? Mm-hmm. Anong reflash? Isa lang yun, eh, no? Oo. Yung application na yun, kung gusto nyo, bahala ka. Bumili kayo. Supo.io. Pero wala dyan yung ano, eh. Mag-training ka muna ng ECU, ano, tuning fundamental. Kasi ba, hindi rin pwedeng basta-basta, ano. Pero kapag nag-train ka ng, ano, ng mapping, yung racing ECU. Kasi ito, kada, adjustable, ano, no? Plus ka lagi. Yung racing ECU, isang enter lang, wala pang mga 2 seconds yun. Bilis. Pasok na agad yung mapping. Kumbaga, ease of access use, no? Kapag nag-training ka, hindi maganda to kasi maya ka mag-ano, eh. Flash na flash kada. Matagal. Saka matagal. Although, kada, ginagawa ko yun, syempre, sa motor. Dapat naman nagiging problema. Kasi hindi siya maganda pang training. Ako may experience lang ako before, eh, sa mga ano, racing ECU. Kaya, medyo, ano muna, gamay muna, no? Madali pero mo na wala, naman. Medyo matrabaho. Pero yan, maraming nagtatanong, syempre. O, tama naman, talagang mas maganda pa rin may dyno ka para pang sukat. Pero kailangan, pag nagtotono ka, syempre meron din kasamang straight tune. Straight tune. Pwede nga, dyno, pure para dyno. Para
Alam talaga yung takbo, no? Controlled area, di ba? Oh, controlled area. Tapos lahat ng RPM pwede mo madaanan. Unlike pag strict yun. May load pa rin naman yun. Masasimulate mo pa rin yung load dun eh. Kasi hindi lang yung variable. Kung uphill, downhill, may hangin. Ewan ko lang, may ganun. Siguro may ganun dahil no, high tech na lang. Meron siyang weight. May counterweight na siya dun. May counterweight. Yung karamihan naman ng mga nagre-remap dito sa Pilipinas na may dyno. May ano yun, may simulated weight yun. Kaso consistent, diba? Oo, isa. Meron sigurong high tech rin. Yung mga nagtatanong sa akin eh. Siyempre eh. Ano naman, aasahan mo sa 1.5, no? May dyno pa. Oo nga, nakilinip. Baka pag sinasabi niya, 7,000. Yan yung sa, ano, yung sa limiter, bro, no? Kunti lang. Sa limiter. Sa scooter kasi halos wala na din yung power. At talagang wala na yung power. Hindi tayo naglalagay. Ito yung example scenario, di ba? Hindi mo na masyado na ma-maintain yung belt more. Kaya may mangyari dyan. Na nag-leak yung oil seal, mas uminit yung belt. Meron kaming ganung mga ano, katropa na naputulan bago pa yung belt. Hindi peke yun, ha? O paano kung nasa biyahe ka, nakapiga ka ng ano, mga tumatop speed ka ng sabihin mo na 70, eh, baba. Mga 100 naman, no? 100. Kung naputol yung belt, nakasagad yun, di ba? Papalo ng 10,000 RPM. Oo, kung ganun yung limiter mo. Good luck sa ano, stock engine mo. Sana kung na-modify na engine mo, na kaya niyang support yung 10K. Kawawa, no? Hindi talaga ano, maririnig mo naman yung ano, yung tunog eh. No yun. No offense doon sa mga nagre-remap na tinetest yung ano. Stock engine. Panoorin nyo na lang yung video, maririnig mo na lang yung difference nung yung normal limiter na 9,500, 9,300. Pag lumagpas na doon, talagang ano na eh, kala mo. Parang sabog na, no? Parang may mag-uuntugan na nga eh, pero hindi naman, sinirate pa. Kasi sa totoo yun, pwedeng mag-uuntugan yung valve tsaka piston. Parang yung spring niya. Pero ano lang, dahil safe naman ang stop. Wala nang ano, hindi na kaya ng spring. So parang nangyari, nag-stay. Sinasabi na ng valve load, pero bihira na mangyari pa yung valve load. Although hindi na kayang ibalik agad nung ano, nung spring. Ang nangyari, may lumalapit na siya doon sa piston. Mahalik. Hindi pa naman siyang halik-nalik, talagang ano lang, parang magpipitikan lang. Pero pagtagal yun, mabalikuna yung valve mo. Saka wala ngayon nga, scooter, walang power ang ano. Scooter sa na stock sa high-up. Sobra na. May power band lang talaga. Tataas yung dulo mo kung downhill. Pero kung yung normal na flat, tas may hangin pa, hindi mo nga maaabot yun. Sa stock na pag maganda yung tono ng CVT, hindi mo nang maabot yung limiter kung talaga. Oo, no? Oh, totoo. Pwede, abot mo yung limiter. Dati nga, abot ko yung limiter. 40 pa lang. 40? Dumulas yung bell. Ayun lang. Yan, abot yung limiter. Kung RPM lang sobra, no? Dumulas wala yung bell. Alam ko na sasabihin. Nag-over RPM. At least, abot mo yung limiter. Alam, pasok pa rin sa power band talaga, no? Doon pa rin yung basis mo. Pambaga kakapain mo na lang yung tono dun eh. Kung on. Singaw. Singaw pala yung pipe. Yung kaya i-click na ano, JBT. Pag tinatakpan namamatay eh. Ito may singaw siguro, lagyan ako ng ano. Ng gasket, no bro? Gasket maker. Lalo pag mga ano, kaltas, straight pipe na to eh, wala nang mga divider. Oo nga. Dapat to, namamatay eh. Eh, ririnig nyo dun, may lumalakas ito. Parang nandun. Hindi dito eh. Hindi, dapat to, gaganon pa yan, di ba? Parang sakit. Oo nga. Yung kanina, yung kay click eh, namatay eh. Kalabas mo yung brag-brag. Kailan natin makita RPM, no? Ayan na, natapos nang i-remap yung ano, i-beat. Yung right-click, binago din yung mapping ni Margo eh. Bagong settings. Pang high-speed cruising na suave, no? Bawas tayo, guys. Para smooth.
Yan, i-test ride na lang namin tapos babalik pa kami dito. Pero yung test ride ng kay Beat sana lang. Ayusin ko muna yung sumisingaw kasi yung pipe eh. Kailangan ayusin ko muna. Nabalik ako na lang kayo. Salamat ulit bro. Okay. Marco. PM niya lang si Marco pag siya magparemap. Nandito tayo kaila no, Toto Pipes. Pinaayos ko yung pipe natin na Replica Pro. Pinaano ko na, full weld ko na. Ito. Tapos, inayos yung alignment para hindi siya nakapaling dito. Saktong-sakto na yung alignment niya. Pinatanggal ko na to. Baka na ako bro. Ayos. Ano ko yung pagkakagawa? Pakita ulit sa inyo mamaya sa bahay. Walang singaw. Tanggal ko naman yung singaw nito nung ano. So kailangan nga ilalapat muna yung ano, yung elbow muna. Kaso pag nakalapat na yung elbow, nakadikit siya dun sa ano, sa fan cover. Kaya naisip ko na ano, ipa-align. Ay in-align niya para hindi banat yung ano natin. Yung canister. Hindi mo kasi mailagay nang hindi babanatin eh, ngayon ayos na. Kasi nga pina-pull full weld ko na din. Para wala na siyang ano. Isang ano na lang siya, san diretso, straight pipe. One piece, hindi na siya ano, yung canister or slip-on type. Ano kaya man, walang singaw yung ano pagkakagawa. Magaling gumawa, pulido. Binuff pa eh. Hindi ko na lang pinakita sa inyo yung process kasi mahirap titigan yung nagwe-welding eh. Sasakit ang mata ko dun eh. Pero okay na. Ayos na niya. Ah, wala singaw yan. Napansin ko nag-iba yung tunog eh. Nung ano, nung natanggal ko yung singaw. Yung pag-idle niya parang naging mas mabase yung tunog. Unlike dati na hindi siya mabase. Nung ano, parang malutong pa rin kahit idle. Ito, ang timing ng idle. Pamapasin nyo. Parang naging karoon siya ng base. Tapos pagka binirit mo, saka lang siya tutunog na malutong. Yun o. Pero pag minor timing. O, oh, diba? Ayos. Ganda pala talaga tunog din ito. Noong unang ano yan, singaw eh, parang nabubwisit na si OBR sa akin eh. Ba't daw ang ingay ng tunog? Ngayon okay na. Singaw lang pala. Yung pala ang Toto Pipes ano yun, sa daw Mabalacat. At ito ko dumaan sa maya na Mabalacat Gate. Magaling magkalkal yun ang pipe eh, Toto Pipes. Pero nga, pinayos natin yung pipe natin doon. Para maganda. Ano ako iintindihan na baka mapingas yung ano, bracket no. Safe na safe na yan. Na siguro dahil sa dami ng nagpaginagawa na elbow nung ano, nung Replica Pro. Hindi nila na-perfect talaga lahat. Parang mass produced na kasi yun eh. Kaya normal lang na meron mga imperfection sa fitment. Okay, pais mo na lang. 100 pesos yung ano, paayos ko ng pipe. Full weld tapos ano, pa-align ng pipe, ng elbow. Para sakto yung fit niya sa pag nilagay yung bracket. Pag ganyan idle ang timing. Pero pag binira mo, mulutong. Para malaman niya kung may singaw, takpan niyang ganyan. Yan, namamatay. Ayos na. Yan. Ito, full weld. Tapos ito, binend ng konti. Okay na, Replica Pro natin.
Sound check, tanggalin ko tong ano, mic. Ito yung walang singaw, ganito yung tunog. Tahimik lang siya, no? Ang idol niya tahimik pag walang singaw. Kasi nga, pag pinakpan mo, mamatay. Binibirit. Mas na. Yung last niyang barangkada ngayon. Sulit yung rim up, ah. Lumakas yung arangkada niya. Malakas talaga hangin. Hindi yung ubra. Malakas hangin, oh. Extreme headwind. Dumudulas na ako sa ano, white line. Quality na tong rep ano natin, Corsa. Yeah, 109. At dati ko makakadulo dito. Wala, bitawan ng throttle. Matatakloban tayo ng ano, walang hangin, ayan, ganyan na. Ayaw na, malakas talaga hangin. Ayan, pinakasagad natin, 109 pa rin. Same lang, no? Pero okay lang yun, gumanda naman ang arangkada, eh. Kasi gumanda yung arangkada niya. Okay na yun. This consistent pa rin nakukuha yung mabilis na speed. Kaya mas nagustuhan ko yung throttle response niya ngayon. Mas magilas. Kulutong pa rin yung tunog ng Replica Pro. Kahit ano na, kahit yung singaw. Pagka-biret. Pero pagkaya nga, pagka-idel, okay na, okay. Okay na ako dito. Ay, bit, at least gumilas na ulit si bit. Dati eh, mabagal naman ako buto, eh. 107, 105 na lang, top speed, yun. Sayo na talaga niya umangat. Tapos parang ang kupad niya, marangkada. Kaya ngayon, nung, siguro, na-refresh ko yung panggilid, eh. Tapos nag-pipe tayo siya nang naka-remap. Mas gumanda na yung takbo, syempre. Importante sa akin dito kay Beat yung ano niya. Yung arangkada niya malakas. Kaya minsan ginagamit ko ito pag kasama ko si OBR. Mas maganda ako, mas malakas kung arangkada, mas mabilis. Kaya pang overtake pa. Siklik kasi malakas talaga, eh. Malakas bumunot siklik, eh. Iba yung buhat power ni Click. Magkukumpara mo kay Beat. Kahit nung stock pa lang yun, kahit na naka-remap, naka-pipe. Mas malakas ang torque talaga nun. Nagmata talaga yung sibat niya. Pansin ko, eh. Mas naging responsive talaga. Yan, salamat ulit bro, Marco, sa ano, remap. Ayos. Ganda naman ako po. Check na lang yung spark plug din ito. Kung kamusta yung sunog. Pero feeling ko hindi matang maglilin kasi na-remap na yun. Nadagdagan na yung sa fuel maps. Tapos meron pa rin ito nung ano, sa injection timing, yung brag-brag. Pero sa una na lang maririnig. Parang pinaset ko kay Margo na sa una lang maririnig.
Tapos pag ano, normal na minor na. Yeah, kahit ito, kahit ilang reset mo dito, hindi mawawala yung rem up nito. Tested na yan na ano. Kahit i-reset, wala, hindi makatatanggal yung rem up niya, bubura. Yeah, halimbawa nga, nag-rem up kayo kay Marco, malalaman nyo mabubura yan pag ano. Pag na-reset nyo, manual o diagnostic tool, kapag nawala yung barag-barag sa umpisa. Or kapag yung settings nyo, ayun, may barag-barag na ano. Sa ignition timing, yung parang tunog kargado, ganun pala yung tunog kargado, ganun, barag. Ganda yung pang overtake, responsive. Solid. Wala lang tayong gain ng top speed, no? Gumagal na si Bit, hindi nakagaya dati. Dati nakaano ako dito eh, 110, 112, gano'n. Pagka naluluma na talaga yung motor, normal lang yun na ano. Ilang taon na to si Bit, 4 years na to. 2018 to eh. 4 years na. At least, ano pa rin, pumapalo pa rin kahit papano hanggang ngayon. Kaya pa rin yung sumabay. Siguro kailangan natin i-refresh yung engine. Medyo may edad na rin eh. Medyo naluma na rin yung mga pyesa sa ng makina. Eh babagal talaga at babagal. Normal wear and tear. At least konti lang ng difference. Magilas pa rin. So, kung halimbawa na lang makamalagpas ng kanyang top speed. Actually malakas talaga yung hangin ngayon. Kaya para nahihirapan akong kuha niya top speed. Ganyan naman yung panahon. Lakas ng headwind. Nung tinesting ko to nung ano eh, nung wala pang rem up. Wala masyado hangin nun. Pero hindi ganun kalakas yung headwind. Nakakachempo tayo na ano. Hindi sumasalubong ng sobra yung hangin. Ano ka dulo. Pero yun, para sa akin okay yung ano, inalabasan ng rem up. Mas snappy yung ano niya. Yung pagpigaman ng throttle. Binubunot ka. Responsive talaga yung throttle niya. Diretso na ako sa bahay nito. Dito lang ako dumaan. Ikot lang ako. Tinesting ko eh. Dito lang siguro tapusin yung vlog, no? Ay yung pagpapaayos ng pipe. Pagka lang ano, pagka lang hindi perfect fit. Yung ano, yung nabili nyo na elbow na pag bumili kayo ng replica pro, eh, pwede nyo ipaayos sa mga gumagawa ng pipe. Nasa akin pinadugsong ko na nga full weld na kasi hindi ko naman nakakailangang baklasin yung pipe eh pag bubabaklas ako ng gulong sa likod. May space kasi testing ko na yan nung pinaayos ko yung gulong nito. Pinapatch ko yung gulong nito eh, binaklas ko na replica pro. Hindi ko na binaklas yung pipe, kaya namang tanggalin eh. Hindi niya naharangan yung nut na malaki. O kaya pina full weld yun na. Para din ano, iwas singaw. Yan. Ito ko natapusin yung vlog, no? Alright, mga vlog, safe!